inyong mga kaibon. Maraming salamat po. Welcome back sa YouTube channel natin mga kaibon. Kumusta po kayong lahat? For today's video, sasagot po tayo ng katanungan ng mga kaibon natin. Mga kaibon, pasensya na po. Ngayon lang tayo sasagot po ng tanong ng mga kaibon natin. Medyo busy rin po kasi tayo sa trabaho. Kaya po hindi po tayo nakakasagot ng mga tanong ng mga kaibon natin. Pero ngayon po, sasagot po tayo ng katanungan ng mga kaibon natin. Ito po, yung unang tanong sa akin ng kaibon natin. Ang tanong, "Hi Idol, always watching on your updates, uploaded video po. Magtatanong lang po ako. Meron kasi akong parisan o papel palo, laging fertile mga itlog, nakakapisa, kaso good for a day lang mga inakay, laging namamatay. Ganon din sa pangalawang clutch nila po. Di ko naman po masyadong tinitingnan nest box at nagagambala. Ang pakain ko naman is plain canary na may 5 pieces, sunflower at oat growth. Every first day na may inakay sila, ano po kaya ang problema? Di po ba sila compatible or sadyang di marunong magsubo? Mga breeder po, sana ma-i-vlog mo ulit Idol. Maraming salamat po." Mga kaibon, disclaimer lang po. Ang isishare ko dito ay base lamang po ito sa kaalaman ko at karanasan ko po sa pag-aalaga po ng mga ibon. Sa tanong sa atin ng kaibon natin, meron daw siyang parisan na opa pale. Ang problema, a day lang namamatay na po yung inakay. Mga kaibon, medyo mahirap po talaga bumuhay ng mga palaw kagaya po nitong pale palaw. Talagang mahirap po bumuhay sa ganitong mga painakay. Mas okay pa po yung mga ino kumpara po dito sa mga palaw kagaya po nitong pale palaw, dan palaw, bronze palaw. Talagang hirap po buhayin po ang mga painakay niyan. Pero dito kay sir, yung patukan niya para mabuhay yung isang inakay na red eye, okay naman. Kasi ganito po talaga ang patuka para sa mga red eye na inakay. Sunflower and then canary and then oat growth. Ganun po talaga ang patuka para po sa mga painakay na red eye. Sa mga ino, ganon din po yan mga kaibon. So kung okay naman ang patuka ni sir, baka po ang may problema yung breeder. Halimbawa sir, yung inakay na matay, pag kinuha nyo po yung inakay na namatay, i-check nyo po kung merong subo o wala. Kapag po walang subo yung inakay na namatay, ang problema po dyan yung breeder po ninyo. Meron kasing mga breeder po mga kaibon na naglilimlim, pumipisa ng itlog, kaso ang problema hindi po sumusubo sa mga inakay. Meron pong ganyang behavior sa mga alaga natin. Kapag ka ganyan po ang naging problema, yung breeder po ninyo hindi po sumusubo sa mga inakay, huwag nyo na pong biyakin. Mas maganda kung meron po kayong pwedeng papostera ng mga itlog. Kasi kung halimbawa magandang parisan po yan, huwag nyo na pong biyakin. Kapag merong itlog na fertile sila, ipaposter nyo na lang po sa iba para po makabuhay po kayo ng painakay na red eye. Tapos ganun pa rin po ang patukan yan dapat. Sunflower, canary, and then oat growths. Ganun pa rin po ang dapat na ipatuka po ninyo dahil po red eye po ang mga nagiging inakay. Halimbawa naman mga kaibon, namatay siya pero merong subo. Ang mas maganda, i-check mo po yung loob ng nest box kung ano ba ang naging problema. Baka kulang sa nesting material. Kasi mga kaibon, may mga pagkakataon na nadidisgrasya talaga yung mga painakay natin, lalo po kung kulang yung nesting material tapos big size yung breeder natin. Kapag naglimlim yan, may posibleng madaganan yung inakay, kaya po namamatay. Kapag kasi mayroong nesting material, kapag kasi naglimlim yung breeder natin, medyo nakaangat yan. Pero kung wala, talagang nakabagsak, talagang dagan na dagan yung inakay niyan. Meron mga pagkakataon pa sa ganitong klase na kulang sa nesting material, na lalo kung big size yung breeder. Kung na-experience nyo po yan na lumaki naman siya, nabuhay naman kahit naiipit, pero parang pipi,
yung na, parang nayupi siya, mga kaibon, na nagkaroon ng yung parang nagka-splay leg siya, na hindi naman yung parang isang paa lang ang naging splay leg. Basta kung na-experience nyo yan na parang nayupi yung inakay, so dapat i-check nyo rin po yung nest box kung okay ba yung nesting material sa loob. So kung halimbawa walang subo ang problema niyang breeder, so ganun na lang po ang gawin nyo, kaibon. Biyakin, huwag nyo nang biyakin, paitlogin nyo lang, dahil kung hindi naman talaga nagsusubo, kapag may itlog sila na fertile, ipaposter nyo na lang para po makapagpaanak po kayo ng visual na opapail. So napakaganda naman pati ng opapail, kung masasayang lang palagi. So yan po ang unang tanong sa atin. Pangalawa, good day po sir, hihingi po ako ng opinion sa inyo kasi po yung ibang egg ng mga pares ko, di po sila makabuhay o makapisa man lang pag kinakanling ko po yung egg, fertile naman po. Ngayon po pag chinecheck ko po ulit, hindi po siya buo, may kalahati lang ang laman ng egg. Nire-record ko naman ang mga egg para alam ko kung kailan mapipisa, kaso di po talaga makabuhay. Meron naman pong kadalasan isa lang po. Saan po kaya ako nagkaproblema sa mga pares kong ibon? Pasensya na po, mahaba ang message ko. Maraming salamat po and God bless po sa inyo. So kapag meron kayong ganitong klaseng parisan na hindi makabuhay, hindi siya makabuhay kahit nagkakaroon ng fertile, at kung na-experience ninyo yung time na nagkakanling kayo na parang may ugat, tapos hindi pa naman siya papisa, pero biglang nawawala yung parang ugat na namumuong tubig na naitim. Kapag po na-experience nyo ang ganito, na hindi makabuhay ng mga inakay, ang pinakang number one talaga dyan, biyakin nyo. Hindi naman masasabi natin hindi makabuhay. Yung itlog ang nagiging problema, na laging kumbaga hindi napipisa niya at laging nagkakaroon ng infertile. Yung kagaya ng sinabi ni sir na kalahati, tapos kalauna nagiging nabubugok na sana fertile naman. Biyakin nyo na po yan, hindi po yan compatible. Meron po akong naging ganyan sa experience kong pagpapares, no, nagpaparadyik ako. Magkapatid yung pinagpares ko kasi nga nagpaparadyik ako noon. Ano yun eh, project na opapail. Dati, alam naman natin na talagang mahal ang materialis noon sa pagpaparadyik ng opapail. Kaya nagsasapalaran tayo na sa magkapatid na lang kahit medyo matagal, dahil alam naman natin may presyo. Yung budget natin di naman aabot, magtsatsaga tayo mag-project. So nagpapares ako noon ng magkapatid, ganyan ang nangyayari. Minsan 7 days kanling mo may ugat, and then pag 12 days to 15 days ikanling mo wala na, nawawala yung parang nabubugok. So hindi po compatible kapag kaganyan, hindi po sila compatible. Kaya po ang pinakang the best dyan, biyakin nyo po at obserbahan nyo po doon sa bagong kapares. Pag nakita ninyo doon sa bagong kapares na naging successful, doon mo marirealize na hindi nga compatible yung una mong pinagpares. So ang pinakang the best dyan, biyakin mo na lang po sir. Kasi po minsan yung mga magkapatid, talagang nangyayari yan. Kahit na hindi magkapatid, kapag hindi po sila compatible, nangyayari po yan na hindi sila makapisa. Hindi man lang makapisa, at hindi nga mapipisa kasi yung itlog na giging infertile. So kaya hindi po sila makapisa, or kahit fertile man, hindi talaga sila pumipisa, parang ayaw nilang pisain. Kaya po yan, the best dyan, biyakin mo na lang po yan sir, para at least makita mo sa bagong kapares kung ano ang naging improvement. So yan po, panghuling tanong sa atin ng kaibon natin. Sana mapansin idol. Good evening po idol. May tanong lang po ako. Bakit po kaya naglabas ng albino ang nabili kong parisa na green opa, pilpalo hen, saka green opa, split pilpalo kak. Maraming salamat po idol. So normal naman po ang ganyan.
dahil na na-i-vlog din natin yung paresa natin niya na ganun. Ngayon, ang kinakang number one na tanong ko lang dito, dapat masigurado mo talaga na yung ibon is albino. Baka po kasi pale palo lang yan na light form. So wala tayong picture na maipapakita sa atin si sir. Ganito na lang, bibigyan na lang tayo ng konting idea. Sa mga light form na pale palo, yun talagang light form na akala mo albino na. Meron pa rin pala tandaan po yan. I-check nyo po yung part ng pinakang buntot niya. Meron pong dark color pa rin yan. Kapag po light form siya na pale palo. Pero kung ang buntot talagang solid hanggang katawang kulay puti, talagang puting puti talaga as in alano, albino na ang kulay talaga niya albino. Baka po talagang albino yan. Pero kung halimbawa po makita po ninyo sa part ng buntot na merong dark color pa rin na palatandaan ay siya ay pale, yung katawan lang niya ang talagang nagla-light po kasi ng light form na mga pale palo. Pero yung buntot ganun pa rin po yan, medyo may konting madiin pa rin. So kung albino yan, ang parisa na sinabi sa iyo ng yung ID is pale palo, so nangangahulugan pareho po yan na breeder po ninyo, naka-split din po yan sa ino. Kaya po naglabas ng ino. So yan po, yung breeder po ninyo naka-split yan sa pale palo, naka-split din po sa ino. Kaya po naglabas ng albino. So doon sa parisang kung ganyan dati, ang naging sistema kasi noon, unang pisa pale palo. Kasi ang parent noon, back to back opaline, split pale, possible split ino. Ang unang pisa nila, pale palo, opa pale. Pangalawang pisa, ino na. Naglabas na ng pastel, naglabas ng Lotino opa. So alternate ang nangyayari po doon, mga kaibon. So na-vlog ko rin po yun na yung paresang kung ganun, pati yung mga nilalabas niya is napakita natin sa video. So wag po kayo magtataka, ganun po ito yan siguro, naka-split sa ino, yung breeder po ninyo naka-split pa sa pale palo. So ang magiging ID niyan, kung albino talaga yan, albino possible, split pale palo. So yan po. Hanggang dito muna yung video natin mga kaibon. Maraming salamat po. Sa mga kaibon natin na nagtanong, sana po nasagot ko ng maayos. Maraming salamat po. Happy birthday po sa ating lahat. God bless po sa ating lahat mga kaibon. Thank you po.